Hello guys! Welcome back po sa channel ko, Marching Vlog. Today is June 28, 2020 na guys, no? Bali, ngayon ay Linggo. Ayan, no? Bali, kung mapapansin nyo guys, may aura ako sa likod, no? Ayan nga pala guys, yung ikinabit kong mga wallpaper. Kung mapapansin nyo is magkaiba, no? Dito sa side na to is pula yellow, and then sa likod ko is pink na may violet. Kasi nga guys, no, nasabi ko yan sa vlog ko sa inyo nung nagkakabit ako ng wallpaper na hindi ko nagustuhan to. Itong kula yellow na to na para gawin kong background. Siya nagustuhan, kaya iba yung ipinabit ko dun sa likod. Ayan, and then wala na rin naman akong makitang bago or ibang design, kaya yan na lang yung napili ko. Pero okay na rin naman sa akin yan, no? Basta ang importante lang is hindi lang siya parang ganitong parang plain. Ang gusto ko kasi is medyo may kulay siya, kumbaga. So yun guys, no? And then kung mapapansin nyo, gamit ko rin yung aking ring light. Kasi guys, umuulan dito sa amin ngayon, madilim ang panahon. Kumbaga, kailangan ko talagang mag-ring light para medyo maliwanag, no? Kaya ayan. Makikita nyo na naman yung mga anik-anik ng lola nyo guys, no? Hindi nyo napansinin yan, ha? Ayan. So yun guys, no, bali ang topic ko ngayon ay mahigpit ba sa pera si mister or pinaghihigpitan ba ako ng pera ng aking asawa? Yan guys, no, bali ang sasabihin ko sa inyo rito is based on my own experience, and then yun yung totoo. Ang sasabihin ko sa inyo rito guys is real talk. Real talk to, no, na totoong nangyayari sa akin. And then, hindi ko ikakaila or hindi ako magsisinungaling sa inyo kung ano ba yung talagang totoo. Siyempre, gusto ko rin naman guys na may-share sa inyo kung ano yung nararanasan ko bilang asawa ng OFW or bilang asawa ng isang seaman. Ayan, kasi guys, no, hindi naman sa pag-aano, hindi naman lingid sa ating mga kaalaman. Marami tayong mga naririnig na kapag ka seaman daw is may tip sa pera or tinitipid sa pera ang pamilya. Hindi naman lahat, no guys, pero mostly or marami kalimitan, kasi marami talaga akong nababasa, no. Mahilig kasi ako magbasa ng mga seaman's wife tungkol sa mga asawa ng seaman. Maraming ganyan guys sa Facebook, palagi akong nagbabasa ng mga ganyan. And then yung mga lagi nilang concern dun is yung kanilang ng asawa is mahigpit sa pera, kapag ka umuwi rito is hindi binibigay sa kanila yung sahod. Sila ang mahawak ng pera, no, yung mga seaman mismo ang mahawak ng pera. Kaya gusto ko rin ma-share sa inyo kung ano ba yung nararanasan ko or kung ano ba yung estado ko bilang asawa ng isang OFW or bilang asawa ng isang seaman. Yan guys, no, bali umpisahan natin ito. Bibigyan ko lang kayo ng konting kumbaga idea nung kami hindi pa abroad si mister or hindi pa siya nag-a-abroad, nung kami nagpa-fabrika pa lang. Yan guys, no, si Javi, siya yung tipo ng tao na kapag kasumusweldo is binibigay niya sa akin ng buo-buo, lahat-lahat yung sahod niya kasama yung payslip, no guys. Natatawa nga ako guys, no, kasi kumbaga hindi ko alam kung kaya niya ginagawa sa akin yun na binibigay niya sa akin kasama yung payslip niya para hindi na ako magtatanong sa kanya na o bakit ito lang yung sinahod mo eh. Kasi nandun na lahat. Kumbaga hindi naman ako guys matanong na asawa or ano, tsaka hindi ko nga ina-expect na ganun yung gagawin niya. Hindi ko nga ina-expect na halos buong sweldo niya is bibigay niya sa akin. No guys, kumbaga nagulat lang din talaga ako na ang ano niya sa akin is binibigay niya ng buong buo sa akin yung sweldo niya siguro. Dahil ganun siya. Ganun siyang klase ng tao. No guys, ayan. Kaya ngayon, simula nung siya ay nagbarko, talagang ang mga seaman's wife naman guys ay meron na talagang tinatawag na alote. Or sa remittance nyo, meron ka na talagang matatanggap na kumbaga sa'yo yun. Hindi na siya kasama sa sweldo ni seaman dun sa barko, no? Ang bali ang aking alote ay 80% ng basic salary ng aking asawa. And then required din yun sa kanilang company na ganun talaga, no guys? Yun nga, 80% ang aking sinasahod. And then nabanggit ko naman sa inyo dati, dun sa aking topic dati na kung malaki ba yung sahod ng mga seaman, diba? Nabanggit ko sa inyo doon na hindi talaga malaki yung sweldo namin o yung sahod ko. Kaya ang nangyayari guys is si mister, nagpapadala siya ng bukod. Kumbaga meron na akong sariling alote, pinapadala niya pa ako ng bukod. Ang sweldo guys ng aking asawa sa barko ay 15.30. Palaging dalawang beses sa isang buwan silang sumasahod sa barko. And then doon kinukuha yung mga kaltas niya. Yung sa 80% ng aking alote, babawasin yung kalahati dun sa 15 and then yung kalahati dun sa 30
tapos sasahurin ko yun ng 15. Ganun guys, no, bali ang nangyayari kasi is may pondo, parang may pondo sila, ganun. And then yun na nga, no, hindi ako pinaghihigpitan ng pera ng asawa ko, guys. Talagang sobrang loob sa pera sa mister ko. Tutusin, no, kasi hindi naman sa pag-aano, guys, sa pagmamayabang or sa pag-aano. Gusto ko lang talaga may share sa inyo, no, kung ano yung experience ko bilang asawa ng isang seaman. Ang asawa ko is yung tipong parang wala siyang pakialam sa pera, guys, no, pagdating sa akin. Kada sweldo niya, nagpapadala talaga siya. Dalawang beses siyang sumusweldo sa barko, guys. Dalawang beses din siya nagpapadala sa akin ng pera. At dati, guys, nakakalabas pa sila sa barko, no, kapag kaaraw ng sweldo nung is lalabas yun. And then, doon sa pagpapadalahan niya ng pera, may kainan na rin. Kakain muna siya doon. Magpapadala muna siya ng pera and then kakain, mag-online siya doon. May libreng wifi doon sa kinakainan nila doon sa restaurant. Mga Pilipino rin daw, guys, yung may mga may-ari noon, no, yung mga padalahan doon and then yung mga kainan din sila. Mga Pilipino, kaya yung mga nakakain nila mga pagkain doon is mga Pinoy foods, kumbaga. Ayan. Pag siya sumusweldo, is, ano na siya, guys, no, alerto na yan. Lalabas na yan para magpadala sa akin ng pera. Pero syempre, guys, no, hindi naman yung pera pinapadala niya is para lustayin ko or ubusin ko. Syempre, yung aking part doon is kailangan ko magtabi, mag-ipon. Ang ginagawa ko, guys, is yung pinapadala niya, kumukuha lang ako ng konti doon. Kasi nga, yung aking sweldo is hindi talaga sapat sa aking budget or sa aking pang-isang buwang gastusin dito sa bahay. Apat yung anak namin, guys, no? Apat yung anak namin nag-aaral. And then, marami kaming gasto sa bahay, mga pagkain namin sa araw-araw, yung mga bills namin, meron pa kaming mga pang-emergency, syempre hindi naman natin masabi. Minsan may biglang nagkakasakit, minsan may biglang pagbabayaran sa school. Yung mga ganyang kaso, guys, no? And then, yung aking sweldo is kulang talaga. Kaya ang nangyayari is, nakasanayan na namin ni Mr. na kapag siya is sumusweldo, is pinapadalhan niya ako, no? Kaya si Mr., guys, ay hindi talaga mahigpit sa pera. Siya pa nga, guys, ang nagsasabi sa akin malimit na kung kapag ka meron kang gustong bilhin, bilhin mo. Isa, pag ako pumupunta ng mall, kinukwento ko sa kanya, may nagustuhan akong damit, kaya lang hindi ko binili. Nagdadalawang isip ako para kasi hindi ko gusto yung kulay, ganyan. Bigla sasabihin niya pa sa akin, guys, na bakit hindi mo pa binili? Baka mamaya, pag naisip mo, bibili mo na, pagbalik mo dun, wala na yon. Yung mga ganong tipo ba, guys, kaya naiisip ko na napakaswerte ko sa pagkakaroon ng isang asawang katulad ng aking asawa, no, guys, kasi nga, hindi siya sobrang higpit sa pera. As in, hindi talaga mahigpit sa pera. Kagaya ng mga ibang naririnig ko na ganito ganun, ganito nga yung mga asawa nila. Ganun talaga siya, guys, no? Hindi siya talaga yung tipo ng asawang madamot sa pera or nagdadamot sa asawa. Hindi ko alam kung bakit ganun siya katiwala sa akin pagdating sa pera, no, guys? Siguro nakita niya rin naman yung aking part doon na bilang asawa na ultimong sentimo ng kanyang pinikita is iniinis ko talaga, guys, no? Talagang lahat ng pinaghihirapan niya is, kumbaga, iniinis ko. Kung talagang merong hindi dapat pagkagastusan, talagang inakabi ko, guys. Siguro nakilala na rin naman ako, guys, ni Mr. na hindi bulagsak sa pera, no? Hindi ako kasi mahilig magkaksaya ng pera, kumbaga. May talent ako, guys, no, sa pagbabudget. May mga kaibigan nga ako, guys, na nagsasabi sa akin, no, na makilig daw ako mag-budget. Sabi, may talent daw ako sa pagbabudget. Sabi ko, hindi naman. Sabi ko, kumbaga, alam ko lang kasi yung way ko kung paano yung paggamit ko talaga ng pera. Iniinis ko lang ako yung perang pinikita or pinaghihirapan ng asawa ko. Kapag ka-uwi si Javi, syempre, expected na rin naman noon, no? Kasi nga, alam niya naman sa sarili niya na lahat ng sweldo niya is pinapadala niya sa akin. Syempre, guys, na-expected din naman ng tao na meron ako naitabi or meron ako naiipon. Kaya hindi naman siya nabibigo, guys, no? Kasi kahit pa paano naman is meron ako na ipapakita sa kanya na naiipon ko or naitabi ko. Kaya siguro ganun na lang din katiwala sa akin si Javi pagdating sa pera. Hindi niya ako talaga pinagdadamutan sa pera, no? Kahit yung mga anak namin, guys, sinasabihan niya ako na kung ano yung mga gusto ng mga anak natin, ibigay mo. Kung ano yung mga hinihingi nila, ibigay mo. Ayan. Minsan ako pa nga ang nagsasabi na, naku, kung hindi naman kailangan, bakit natin ibibigay? Basta kung ano lang yung mga kailangan, yun lang ang kailangan ibigay. Hindi na kailangan ibigay yung mga hindi naman nila kailangan. Kaya minsan yung mga anak ko, mas malapit sila sa daddy nila talaga. Alam nila kasi, guys, kuripot daw ako. Yung mga nanay ko, kahit nanay ko, tawag sa akin kuripot, no? I am proud to be kuripot, guys. Kasi nga, pag hindi ka nagkuripot sa panahon ngayon, is wala talaga mangyayari sa buhay mo, no? Kailangan talaga sa panahon ngayon is magkuripot ka.
Hindi ako nag-iiya kahit tawagin nila akong kuripot daw ako. Katuraw ako pagdating sa pera. Hindi ako mahihiya dyan, guys, no? Kasi ang katwiran ko is, as long na nakakatulong ako kahit papano, nakakapag-abot-abot, kahit maliit na halaga, okay na sa akin yan, no? Kasi nga, meron naman din tayong kailangan mag-share din tayo ng blessings natin, no? Lalo na sa mga kamag-anak natin. Pwede rin naman sa mga kaibigan, ito talagang kailangan nila, no, guys? Pero kapag ka talagang pag-uusapan is, talagang kailangan mag-ipon. Mag-ipon talaga, guys, no? Kasi hindi naman natin hawak ang ating kagaya ng asawa ko. Hindi naman habang buhay na nakakapagbarko siya. Huwag naman sana mangyari. Sa bato naman sana tumama. Kung may mangyari man sa kanyang masama, di ba, sa barko, at hindi na siya pwedeng magtrabaho, ano mangyayari sa amin, guys, kung wala kang ipon, kung wala akong naitabi? Halimbawa, uwi na lang siya rito, nawala, nga kami, di ba? Kaya, hanggat maaari, kung meron lang din talagang pagkakataon, pag-uwi niya rito, is meron talaga akong ipon. Kasi, guys, hindi naman sa pag-aano. Yung ipon ko, yun din yung gagastusin namin kapag ka-uwi niya. Kasi nga, halimbawa, nagbakasyon siya 2 months or 3 months, pero nakalimitan naman, guys, ang bakasyon ng asawa ko is 2 months talaga, no? Yung perang naipon ko, yun din, guys, yung gagastusin namin sa loob ng 2 buong bakasyon niya. Siyempre, kapag ka nandito si Hadi is, medyo mag-arbo kami ng konti. Kasi nga, noon lang kami ulit magkakasama-sama. Kakain kami sa labas, kami mag-anak, papasyal kami sa isang lugar. Kumbaga, yung nagbabanding talaga kami ng bonggang-bongga, no, guys? Siyempre, kapag ka nagbanding kayo, gagastos kayo. Kagaya nung nakaraang uwi ng asawa ko, nag-bagyo kami, guys, no? Nandito rin yung sublet ko, nag-bagyo kami noon. And then, meron time na umuwi siya, nagsimba kami ng antipolo. Kumbaga, talagang sinusulit namin yung times na nandito si Javi talaga. Para nang sa ganun is, kapag balik niya sa barko, magtatrabaho na naman siya doon, mag-isa na naman siya doon. At least, kahit papano is, naranasan namin magsama-sama ulit kahit papano, diba, guys? Ayan. Talagang, pagdating sa pera, guys, hindi madamot si Javi. Yan yung sagot ko sa inyo, no? Talagang sobrang luwag niya sa akin sa pera. Halos lahat ng pera niya, ibinibigay niya sa akin. Kaya ako na lang din, guys, ang nagmamahal sa pera niya. Ako na lang din ang nagmamahal sa akin sa perang kinikita niya, pinaghihirapan niya. Ultimo sentimo ng kanyang pinaghihirapan, guys, is iniimis ko talaga. Ayan. Kaya, doon po sa mga asawa na ang asawa niyo is naipit sa pera, napabayaan niyo lang siya, guys, no? Kaya niyo siyang pagdating dito, siyang mamalengke, siyang malalaman niya naman yun, no, na sobrang mahal ng mga bilihin sa palengke. Real talk lang, guys, no? Meron din talaga kasing mga asawa na lalaki na walang tiwala sa asawa nila pagdating sa pera. Maraming ganyan, guys, no? Kahit pa paano is, blessed ako dahil hindi ako napabilang sa mga may asawang ganon. Kumbaga, yung asawa ko is sobrang bait, sobrang luwag sa pera. Talagang masasabi mo, kumbaga, perfect na talaga siya sa akin, no, para sa akin. Napakabait ng asawa ko, guys, maluwag sa pera. Hindi niya ako pinagdadamutan sa pera, kahit yung mga anak namin, hindi niya pinagdadamutan sa pera. And then, kapag kami yung mga okasyon, hindi niya na rin naman ako kasi kailangan sabihan. Halimbawa, merong okasyon, may birthday ng tatay niya or pamangkin niya. Ako na yung nagpupusa, no? Ako na yung nagbibigay, ako na yung kumbaga, hindi niya nasasabihin sa akin na, o tad, bigyan mo si ganon kasi birthday, o tad, bigyan mo si ganito kasi ganon, o tad, ganon. Kumbaga, alam na ng asawa ko na alam ko na yung gagawin ko pagdating sa ganon. Kaya yung asawa ko naman, sobrang tiwala sa akin pagdating na talaga sa pera. Kaya, yun, guys, no? Masasabi ko sa inyo na hindi talaga maigpit sa pera ang asawa ko, hindi niya ako pinagdadamutan sa pera. Maswerte ako sa pagkakaroon ko ng asawang katulad ng aking asawa. So yun, guys, no, bali, sana naman nag-enjoy kayo sa topic ko ngayon, sa inyo, yung ipinilad ko ngayon. Sana rin naiintindihan niyo ako ng mabuti kung ano yung gusto kong ipahayag sa inyo, kumbaga, no, guys. Meron lang pala akong gustong i-correct, no, guys. Nasabi ko nga pala kasi sa inyo na yung sweldo ko is 80% ng basic salary ng aking asawa. Mali pala ako dun, guys, no? 100% po pala. 100% po pala ng basic salary ng asawa ko yung sahod ko. Kasi ang nasa isip ko, yung mga sweldo-sweldo ng mga seaman is 80%. Pero yung sweldo ko po pala is 100% ng basic salary ng asawa ko. Yun po yung required talaga dun sa opisina nila. Required po talaga dun sa kanilang company na 100% po ng basic salary ng isang seaman ang sweldo po ng asawa. Kinorek po lang po kasi po mali po ako ng pagkakasabi. Ang nasabi po kasi is 80%. Ayan. And then dito na lang din ako mag-end ng vlog.
Yung po sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa akin, pakisubscribe nyo na po ako. Pakiclick nyo na rin po yung notification bell ko para po ma-notify kayo sa mga susunod na pa po. Maraming maraming salamat po sa patuloy nyo pong panonood ng mga vlog ko. Hanggang dito na lang po. Bye!